Ang tanong guys, babagal ba ang connection mo kung mali ang color ng iyong LAN cable? Ang sagot guys, hindi naman siya babagal. As long as pareho sila ng connection magkabila or pareho sila ng kulay magkabilang dulo. Meron kasing standard na sinusunod. Yung tinatawag na T568A. Yung color coding na ano ginagamit dito sa Pilipinas, T568A at saka yung T568B. Yung straight through yun yung magkabila, pareho sila ng kulay. Straight through ang tawag doon. Ginagamit yung straight through sa mga modem papuntang computer, router, ganyan, switch, sa mga device na magkaiba. Yung crossover naman, ginagamit yon sa magkapareho na device. Halimbawa, parehong computer, ganyan. Magkaiba sila ng ano, magkaiba sila ng kulay, magkabila. Yung sa kabila niya, T568A, tapos yung sa kabila niya, T568B, yun yung crossover. Mamaya, makikita natin kung paano yung connection ng straight through at saka ng crossover. Ipapakita ko sa video na to kung paano mag crimp o paano gumawa ng straight through na LAN cable at saka yung crossover kung paano siya gawin. Umpisa na natin guys. Ang gagawin muna natin ngayon guys yung ano straight through. Ayan, bali ito meron na siyang ano sa kabila. Meron na siyang RJ45. Bali naka-standard na siya. Yun yung standard na kulay niya. Ang kulay niya is white, orange, tapos orange, tapos white, green, tapos blue, tapos white blue. At tapos yung green. Tapos yung white brown, tapos brown. So sa straight through guys, ang gagawin natin, same lang siya dito sa kabila. Gagayahin natin 'to, yung kulay niya. Yan standard na yung pagkakalagay ng mga kulay niya. Yun na yung straight through. Ganyan yung ginagamit sa mga halimbawa sa modem, router, papunta sa computer, mga switch, ganun. Straight through ang ginagamit nila. Ngayon, ilalagay na natin siya sa RJ45 natin. Yung kabilang dulo niya, kailangan kapareho niya sa kabila. Kunin natin yung ating crimper. Yung crimper natin. Yan muna natin siya. Balatan natin siya. Yan. Bali, susundan lang natin guys yung kulay nung isa. Yung kulay ng isa is white, orange. White, orange, tapos white, green. White, green, tapos blue. Blue. Tapos white, blue. White, blue. Tapos green. Tapos white, brown. Brown. Ayusin lang natin yung wire. Yan. Yan guys. Tapos ipapantayin muna natin yung ano. Cut natin siya. Yan, pantay na siya. Tapos double check lang natin kung tama. White, orange, orange. White, green, blue. White, blue, green. White, brown, brown. Yan, tama siya.
Saka natin ipapasok, guys. Dito sa natin. RJ45. Yan. Yan, kailangan i-push natin ng maigi to, guys. Dahil pag medyo bitin yung pagkakaano niya, ano natin, pagkaka-push natin, pagkakalagay natin, hindi umabot yung ibang wire doon sa pinaka-dulo, medyo pangit yung connection natin. Mamaya, papakita ko rin sa inyo kung paano mag-test kung okay yung connection natin. So, ngayon, nakalapat na siya. Lapat na siya. I-crimp na natin siya. Ayan. Pasok natin yung crimper, sa crimper yung RJ45 natin. Ayan, dito sa kabila para magita natin. Ayan, guys. Saka natin i-press yung ating crimper. Ayan. Nakikita nyo, hindi na natin binalatan kasi yung RJ45 natin, magkoconnect yan kahit hindi siya nakabalat. Dahil tutusugin niya yung mismong wire para magkaroon siya ng connection. Ganun yung trabaho ng crimper. Ganun kaganda yung hindi na kailangan balatan. So, ayan guys. Okay na yung ano natin. Straight through natin. Meron na tayong straight through na cable. Ayan. Bali, parehong-pareho sila ng kulay. Ayan, straight through yung tawag dyan. Next naman, guys. Yung crossover naman, guys, ang pinagkaiba nila. Same lang siya sa, ano, sa straight through sa kabila. Bali, kung mapapansin natin dito, ang nagkapalit dyan na kulay, yung white, green, green, at saka yung white, orange, tsaka orange. Nagpalit sila ng pwesto. Ayan. Ganyan yung paggawa ng crossover na ano, na LAN. Ngayon, ikakat natin siya. Ikakat natin para magpantay siya. Ayan guys, pantay na siya. Saka natin ipasok sa RJ45 natin. Ayan. So, ayan guys. Yun yung crossover na tinatawag. Ito yung ginagamit sa mga parehong device. Halimbawa, parehong computer. Yun guys, paano naman natin malalaman kung okay yung connection natin? Kung wala siyang ano, putol, or kung connected lahat ng wire natin. Bali, detest natin yung straight through natin, straight through cable. Gagamit tayo ng cable tester. Ito yung cable tester natin. Yan, cable tester natin. Meron siyang master at saka remote. Bali, i-coconnect natin dito yung kabilang dulo. Tapos yung isa dito sa master ng ating LAN cable. Tapos i-on natin dito para ma-check natin kung okay yung yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, umiilaw lahat. Ibig sabihin, okay yung ano natin.
straight through cable natin. Pag mayroong isa dyan na hindi umilaw, ibig sabihin mayroong naka-disconnect or mayroong putol yung cable natin or mayroong hindi naka-connect, mayroon tayong hindi na-connect ng maayos. Pero ngayon okay siya dahil umiilaw lahat ng 8 na pins niya. Ibig sabihin connected lahat. Maganda yung connection niya. Ngayon naman guys, try natin yung crossover na ginawa natin. Hanggalin natin to. Hanggalin natin to. Mas hanggalin natin yung ito yung crossover natin na ginawa. Ite-test natin siya. Makikita natin ngayon na magkaiba siya ng ano. Magkaiba siya ng ilaw. Natin dito. Hindi siya. Bali, yung magiging connection natin ngayon guys, yan. Magkaiba sila. Bali, yung lalabas dyan dapat. 1, 3, 2, 6, 3, 1, 4, 5, 6, 2, 7, 8. Yun ang tamang connection ng crossover. Hindi sila magkapareho. If ever naman guys na malayo yung dulo ng connection natin, nakakabit na siya or nakalatag na siya, pwede nating tanggalin ito tapos lagay natin yung kabila, tapos punta tayo dun sa kabila gaya sa amin, nasa baba yung isang namin na router. Tinatanggal ko to para matest ko tong yung cable namin kung okay siya. Kaya kahit malayo, malayo yung ano cable, magkalayo sila, pwede mo siyang i-check. Tanggalin mo lang to, hiwalay lang sila. Makikita mo pa rin pagka mayroong hindi umilaw dyan, ibig sabihin disconnected yun guys. Ganun yung pag-check ng ating LAN cable o paggamit nitong cable tester.